Hindi umano na respeto ang mga frontliners at paglaban sa protocol ng Incident Management Team ng COVID-19 sa lalawigan ng Camarines Norte. Ito ang lumalabas na nangyari sa checkpoint area Mayerjes taong kasalukuyan sa border ng Tuwaca sa bayan ng Basod na hindi pumayag na ipasailalim sa 14 days quarantine bago umuwi si 1st District Board Member Walter Randolph Halgalado. Kahit sobrang pagod na ang mga frontliners na nagbabantay sa checkpoint, umabot ng 2 hanggang 3 oras na nakipagtigasan sa negosasyon na si Halgalado nang subukan itong pumasok sa border checkpoint. Si Halgalado ay napag-alaman na namalagi sa probinsya ng Albay kung saan isa sa may mataas na positibong kaso ng virus sa rehiyong Bicol. Siya ay isang practice medical doctor sa Albay at isa ring board member sa Camarines Norte. Isa quarantine niyo ba ako o hindi? Quarantine po talaga ako. So yun ba ang final decision? Sa checkpoint, pinayuhan si Halgalado ng IMT ng probinsya ng Camarines Norte na sumailalim muna sa 14-day quarantine bago dumalo sa regular session. Subalit, mariin na tumanggi ito at pinipilit na makapasok dahil kailangan niya umanong dumalo sa sesyon. Ayon sa payag ni Bukal, karapatan niya umanong pumasok sa probinsya dahil siya ay elected official ng lalawigan at isa rin umanong doktor sa Albay na maituturing na frontliner. Ang mangyayari po ay hindi po talaga magiging akma o hindi magiging nakaalinya ang EO po ng Presidente sa guidelines po ng IATF. Matapos ang ilang oras, dumating ang mga kaalyado ni Halgalado na board member na sina Parlade at Mike Canlas na may kasama pang abogado. Makikita na nanduduro pa ito at pambabastos na ang ginagawa ng kampo ni Halgalado sa tauhan ng IMT. Mahalaga. Ano ba pangalan nito? Ito po sir yung number. Ano pangalan mo? Ito po sir yung... Ano pangalan mo? Pati pangalan ayaw mo. Kalaunan ay hindi na tumuloy na pumasok si Halgalado sa lalawigan dahil hindi nito susundin ang protocol at guidelines ng IMT ng Camarines Norte at bumalik na lamang sa Albay. Sa pahayag naman ni Attorney Colvera sa banta sa kanya ng Bukal, hindi naman umano ito pinagbabawalang pumasok sa probinsya basta pumayag lamang na sumailalim ito sa 14-day quarantine sapagkat siya ay galing sa infected area. Ang bottom line here is nagkaroon po kami ng decision na lahat ng papasok sa Camarines Norte ay kailangan dumaan sa mandatory quarantine. Not unless there is actually a permission. Pero titingnan pa po namin kung ano talaga yung mga detalye, kung saan siya nanggaling, kung anong gagawin niya dito. And napaka-importante po sa amin yon para po kung sakali na makapasok at payagan makapasok, yung contact tracing. Sumusunod lamang umuna si Colvera sa guidelines ng kanilang management team. Gusto po namin linawin na hindi lang po ito specific kay Bukal Ranran Halgalado. Ito po yung pinapatupad namin dito sa buong probinsya, although the province of Camarines Norte is under GCQ. May mga sinusunod po kaming certain protocol na yun po ay inaprubahan ng Incident Management Team at nirecommend po namin kay Governor. Pinangalawahan din ito ng gobernador ng nasabing lalawigan na si Governor Egay Talyado na sundin ang protocol ng probinsya para sa kaligtasan ng manong ng nakararami. Tutumas na tayong from ACQ to GCQ. So, 2 beses pa lang sa babalik dito. Nung last month po nakapasok na sa dito, sa amin, ang purpose niya lang talaga ay umatid ng session. So, nung pumasok siya dito sa session, naglabasan yung mga board member dahil nga, na-surprise din . Kasi alam naman nila na galing sa Albay at alam din nila na baka yun ay nagpa-practice sa Albay bilang isang doktor. So, ito ngayon, naulit. Wala po talaga siguro siyang balak talaga na mag-stay dito sa Camarines. Kasi kung talaga may balak po siya, ano ba naman yung magpa-quarantine ka? Sinabi ng gobernador na walang kulay politika at hindi sinisingle out si Halgalado dahil mayroon ding isang board member na babae na si Rene Herrera ang voluntaryong sumailalim sa 14 days quarantine. Kung bumalik po siya ng Manila, kasama niya kapatid niyang doktora din na nagtatrabaho sa provincial hospital. Pero po sila na po, yung doktora, dahil apor yan, at dito pa nagpa-practice,
siya na po ang nag-volunteer mismo na siya i-quarantine. Kaya kami po rito ay nag-iingat eh. Kasi para makatulong kami sa national government din. Kasi para ang resources ng national government ay nakafocus na lang sa may mga COVID-19 na lang. Samantala, ayon naman kay Acting Vice Governor Con Campanotes, sa Mayo 13 ng Miyerkules, ang ika-apat na absent remark ni Board Member Halgalado. Sa kabila nito, posibleng mapatawan naman ng administrative case si Halgalado sa halos ilang araw nitong pagliban sa regular session ng probinsya ng Camarines Norte. O, pwede lang po siyang ma-excuse kung isasabit niya po ang sarili niya sa quarantine protocol po na isinabit po ng civil service memorandum circular na guidelines po na kailangan sundin ng mga elected official na para po ma-excuse po sila sa kanilang absence. So, sa akin po ay makipagtulungan na lang po siya at ganun pa man ay meron naman po tayong kasamahang board member na nagpapa-quarantine na rin po ngayon. Nakakasyam na ng araw na po at palagi ko po pwede pa ho siyang humabol at para mayroon ho siyang para may kasama naman po yung babaeng board member doon po sa quarantine. Nilanawagan ng IMT sa Camarines Norte na huwag nang tularan ang nangyari na hindi sumusunod sa protocol lalo na ngayon na mas lalong papaitinin ang paghihigpit dahil sa mayroon ng isang naitalang kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Eden Ferrarita, PHTV News Update.